Hello mga amigaw! Welcome back sa aking channel! So, ayun nga, na-miss ko ulit. Na-miss ko kayo. Na-miss kong mag-video. So, ayun nga, meron akong i-share sa inyo na product. Kung napapansin nyo, medyo clear na ng aking face. Pero, hindi pa gaano kasi meron akong tigyawat ngayon dito kasi magkakaroon ako. But, overall, kita nyo naman, kung pinapanood yung mga previous video ko, makikita nyo yung improvement ng aking face ngayon. See, wala po akong makeup ngayon, as in wala. Kaliligo ko lang, wala talaga, as in wala, wala, wala. Ito lang, lip tint. So, ito po yung ginamit ko, Brilliant. Baka, kasi sabi nyo, ay, bakit ulit? Bakit yan na naman ginamit, ma'am? Baka hindi ka na naman hiyang. Fake po yung nabili ko. At, fake po yung nagamit kong Brilliant before. Fake po yun. Sobrang fake. Kita nyo naman yung mga, kita nyo naman yung video ko. Sobrang, yung mukha ko doon. So, ayun, bumalik ulit ako sa Brilliant. Totoo na to, legit na po ito, ha? So, ito po yun. Ito. Tapos, ito po yung creams. Tsaka, yung toner. Yung sabon, alam nyo, natutuwa ako kasi konti na lang. Konti na lang yung sabon ko. So, ayun po. So, magkukwento lang po ako kung paano ko ito na-achieve. Kung ano bang, bakit ako nag-brilliant ulit. Anong ginamit ko bago ko ito ma-achieve? Bakit ako gumamit ng Brilliant? So, just keep on watching. Nung gumagamit po ako ng rejuvenating set, ako po ay nagtitake ng pills. Yes, nagtitake po ako ng pills. Yung pills na ginamit ko is yung Trust. Yun po yung ginamit ko. So, June po ako nag-start mag-take ng pills. Tapos, yun, nagre-rejuve din ako. Walang nangyari. Nakita nyo naman, walang nangyari. Nagre-rejuve ako. Walang nangyayari. Yung mga dark spots ko, nandun pa rin, kumikintab lang yung face ko. Tapos, parang every 2 weeks lang akong gumaganda. Tapos, pag malapit na akong magkaroon, doon na po ako kinakabahan. Kasi pag kagaya ngayon, meron akong tigawat kasi malapit na akong magkaroon. Mahirap na naman siyang paliitin. Tapos, yung dark spots niya, mahirap na naman siyang alisin. So, babalik na naman ako dun sa umpisa. Magagandahin niya na naman ako. Tapos, pagdating ng papangit na naman, mahirap. So, parang paulit-ulit lang. Pero, hindi ko po yun na-notice na doon po pala yun sa pills ng aking na tinitake ko. Ewan ko ba, ba't hindi rin ako nagpa-check up. Pero, nung unang gamit ko ng pills ko, hindi kasi ako nahilo, hindi ako yung typical na sinasabi ng mga mami na pag hindi ka hiyang, sobrang nahihilo ka. Basta yung hilo na masakit yung ulo, hindi ko naman po yung naranasan. Ang akin kasi, naalala ko, sobrang mainit yung ulo, tapos para akong nauuhaw, parang ganon. Sa isang buwan lang naman yon nung pag-take ko. Tapos, sumunod na buwan, hindi naman na. So, tinuloy-tuloy ko lang yung pag-take ng pills. Pero, ewan ko ba, hindi ko na-notice na doon din pala yun sa pills na tinitake ko. So, gamit lang ako ng gamit ng rejuve. Akala ko dun sa rejuve na yon or sa mga kinakain ko malalansa, tapos nagre-rejuve ako. Yung ganon, naghihinala lang ako. Pero, yun pala sa hormones ko. So, ewan ko, ayoko rin magpa-check up dun. Parang, takot na takot ako magpa-check up. Tapos, yun nga, parang one day, pagising ko, parang, ay, gusto ko nang magpa-check up. Yung ganun. Gusto ko nang maano yung sarili ko. Gusto ko nang mapa-check up kasi,
alam niyo yung stress na, ano ba, lagi na lang ako tinitigyawat. Ano bang problem? Tapos, isa sa pinaka-reason na ayaw ko rin magpa-check up kasi sabi nga nila, yung ibang nakikita ko, yung mga napapanood ko, yung picos, malala. Eh, hindi naman ganun yung face kong malala. So, kaya, inaano ko sa sarili ko na, hindi naman siguro to picos kasi hindi naman sobrang malala yung tigyawat ko. So, yun din ang yun din yung isa sa nakapagpapigil sa akin magpa-check up. Kaya tinuloy-tuloy ko lang yung pills na yun. Parang, nag-start kasi ako June. So, June, July, August, September, October, November, December, January. 7 months po ako gumagamit ng trust pill. So, tapos nung ano, ang pinakahuli ko pong ginamit na Rejuve is yung Fairy Skin. November. So, December, nag-stop na po talaga akong mag-Rejuve. As in, walang keme-keme sa mukha ko. Nag-stop ako. Ang ginamit ko lang is, bumalik ako dun sa sabon ko na Koji-san. Yun lang. Tapos, nung mga ilang linggong lumipas, sabi ko parang nagda-dry yung face ko. So, bumili ako ng moisturizer. Yung Myra E. na moisturizer. So, yun na yung pinaka-ano. Tapos, nag-recommend yung friend ko ng, ng Eskinol. Yung 3 days, sabi niya, 3 days pa lang, mahihilom na agad yung pimples ko. Magda-dry na siya. So, bumili ako. Tinry ko lang naman. Tapos, nung nakita ko na ganun nga, mabilis nga mag-dry ng pimples, kinarer ko na. So, yun na yung pinaka-ano ko, skincare ko, yung Koji-san, Eskinol, tsaka yung Myra E. Hindi na po ako nag-rejuve, nag-stop na po ako. Kasi, nagsasayang lang ako ng pera, wala naman nangyayari. Nakita nyo naman yung previous video ko, yung sa Fairy Skin. Kumikintab lang yung face ko, pero yung mga, yung dark spots ko, ang lala. Tapos, ang lalak pa. Magkano yung isang box niya, yung 300. So, in-stop ko na siya. Tapos, by January, yung January na nga, nag-decide na ako magpa-check up. Sabi ko, magpapa-check up na ako. O, kasi, alam niyo yun, yung nagpunta ako sa doktor, sa ospital, hindi talaga ako nag-makeup para makita ng doktor yung sitwasyon ng face ko. Tsaka, nung time kasi nun, yung mens ko, parang abnormal. Oo, kasi parang isang araw lang yung mens ko. Tapos, ang konti. Kaya yun din nagpa-check up na ako talaga. Kaya siguro hindi lumalabas yung mens ko, kaya ako tinitigyawat ng madami, hindi nawawala. Kaya yun, nagpa-check up na talaga ako. Ang nirecommend niya sa akin is yung Althea. Oo, mahal yun, te. Mahal yun. Pero kinarir ko kasi para sa sarili ko nga. Para sa sarili ko nga, kaya kinarir ko na bumili ako. Mga January 3rd week ako or 2nd week. Ako nagpa-check up. Sabi ko, tinanong ko naman yung doctor kung pwedeng ubusin ko muna yung isang pack nung trust pill. So, sabi niya, sige, pwede naman. Para sunod-sunod yung pag-inom ko ng pill. So, ayun. So, bali, February ako nag-start mag-pills. So, ayun, nung first month ko ng Althea, parang wow. Alam mo, natuwa ako kasi nung isang buwan ng paggamit ko, wala akong hindi na yung usually na parang every week nagkakatigyawat ako yung gantong kalalaki. Tapos ang itim pag naano na siya, sobrang itim. Alam niyo nung gumamit ako ng Althea, tuwang-tuwa ako kasi ang bilis. Eh, tapos gumagamit pa ako ng Eskinol na yun. Ang bilis. Tapos yung dark spots ko, lumiliit na agad siya bigla. Lumiliit na. Hindi na kagaya dati na pag nire-rejuve ko. Ang tagal mawala.
Pero yun, alam nyo, sobrang bilis niyang mag... Sobrang bilis lumiit nung dark spots na yun. Kaya tuwang-tuwa ako. Tapos yung mens ko, medyo umokay-okay naman na. Ang ganda nga talaga nitong Althea, kaya siguro mahal siya. Meron po akong ipapakitang mga videos. Yung before ako gumamit ng product na yun. Yung before ko. Yung before na face ko. Tapos yung paggamit. So, ayun. Tignan nyo na lang. Balak mag-rejuve. Kaya lang, parang inuudyok ako ng sarili ko na, uy, mag-rejuve ka na. Parang gano'n. Kaya, although, may mga maliliit pa na dark spot, kasi tuwan-tuwa na ako kasi nakakapag-makeup na ako ng bongga, hindi na kagaya dati na kailangan ko pang takpan, kahit anong takip ko, nakikita naman yung umbo, kaya halata rin na may tigyawat ako. So, alam niyo yung flat na siya tignan, yung hindi halatang may pimples ka. Pero pag binura mo, ay, may pimples pala. Yung ganun. Yung ganun effect. Yung sobrang lapat niya sa mukha ng foundation. So, tuwan-tuwa ako nun. Kaya, hindi ako nag-rejuve. Wala talaga sa plano ko mag-rejuve. Kasi nga, nadala ako. Tapos, pinagbigyan ko ulit yung sarili ko na gumamit ulit nito. Pero sa legit reseller naman ng Brilliant. So, ayun, nag-try na ako. So, ayun yung kinalabasan. Ang ganda, ang ganda-ganda. Ang ganda ko na. Ang kinis na ng face ko talaga sobra. Nakaka-in-love. Yeah! Love you, Mama. I love you. Titigyawatan na lang ako pag meron ako. Yun lang. Tapos, mawawala na yun pag nawala yung ano ko. Yung regla ko. Yung mens ko. Nawawala na rin. Alam mo, hindi rin ako nagbalat dito sa Brilliant na to, ah. Hindi. Dapat nga ang bibilin ko is Fairy Skin. Kasi nga maganda. Kasi nagbalat talaga yung face ko. Nun kaya lang ang problem ko naman is yung dark spot. Hindi talaga siya natanggal. So, pinagbigyan ko naman yung Brilliant. Kasi nga fake naman yung nabili ko noon. Sabi ko, ito na nga yung legit reseller na nga yung bilhin ko. So, tapos sabi ng asawa ko, kinis na ng face mo, ma'am. Kasi nga, tingnan nyo naman, oh. Ito naman, ang pinaka-problem ko naman ngayon is yung pinaka, yung naging peklat kasi yung iba. Ayun, oh. Yung parang lalim. Ayun, oh. Yun naman ang problem ko. Hindi ko naman alam kung ano naman ang gagamitin ko. Tuwan-tuwa ako kasi okay na yung hormones ko. Siguro nga, hormones pala talaga ang problem. Hindi pala sa kinakain ko at sa ginagamit ko.
Nakakaloko. So kayo girls, kung pareho tayo ng experience, try niyo naman po magpa-check up. Huwag po kayong matakot. Huwag niyo po ako gayahin. Ewan ko ba, bakit takot ako magpa-check up nung time na yun? Hindi ko rin alam. Basta sabi ko, ayoko magpa-check up. Ayoko, natatakot ako. Wala namang ginawa. Nagpa-reseta lang talaga ako kasi, yun nga, gusto kong baguhin yung unang gamit ko kasi ng pills, hindi ako nagpa-check up at all. Wala, bumili lang ako sa butika. Yun lang. So, magpa-check up na rin po kayo kung meron kayong prob. Yung kagaya ko, akala ko kung sa pagkain or sa product, yun pala sa hormones ko na pala yung problem. So, better na magpa-check up na rin po kayo. Wala namang masama. Health nyo rin yan. Siyempre, sino ba namang ayaw gumanda, diba? So, lahat tayo gustong gumanda. Kaya, magpa-check up na rin kayo kung may prob kayo. Or, kung hindi naman, kung wala namang prob sa hormones, or baka sa product na po yun ang ginagamit nyo, or sa mga kinakain, mga ganon. So, sa akin, hormones ko yung problem. Kaya, yun. So, ito yun, yung brilliant. Yung malaman nandun. Kaya, ng konti na lang yung sabon. Konti na lang. Ayan. Tapos, yung na-notice ko, sa fake na naginamit ko, yung sabon niya, yung balot niya, parang nag-o-orange siya. Ito kasi white. Sobrang white yung plastic niya. Yung ito. Yan, ito. Yan o, white. Sobrang white. Yung akin kasi parang nag-fade na orange. Yung balot niya. Tapos yung toner naman, magkaiba. Hindi ko nga lang na-picturean yung fake na nabili ko eh. Sobra, fake talaga yung nabili ko nun. Meron pa tong mga laman. Ayan. Yung toner kasi nung fake, kung maalala ko, parang white ata yun. Basta hindi ganito yung ano niya, yung top niya. Iba. Iba yung top niya. Tapos yung mga ganito, ewan ko kung new package na ba to. Yung binili ko dati is may shape siya. Malaki dito. Tapos may shape, pa-curve siya. Pa-curve yung laman niya. Yung ito. Ito kasi circle lang. Yung kasi pa-curve. Pag ganyan, circle tapos may korte. May korte yung ano niya. Same lang. Yung mga nakalagay dyan, ganun din. Ewan ko baka nagkakaroon ng fake. Dapat aware din pala tayo sa ating paggamit. Ngayon, konti na lang yung sunscreen ko at saka yung facial cream. Ayan. Konti na lang. Meron tong spatula. Tinapon ko na kasi pampasagabal lang siya. Ito parang kalahati na lang. Basta magkaiba yung lagayan ng totoo, ng legit kaysa sa fake. Magkaiba. Magkaiba to eh. Sayang hindi ko nga lang na-picturean yun. Basta ang naalala ko lang parang may white. Basta hindi ganito. Hindi siya ganito. Tapos ito, yung cream ng fake. Lagayan ng fake is pa-curve. Tapos yung box, ganito din. Ganito din naman. Plastic. Oo, yung fake at saka ito. Bakit kayo nagkakaroon ng fake? Ano? So, ayun lang. Try nyo rin gumamit nito. Ng brilliant. Hindi ko na pinakita kung paano mag-apply. Alam nyo naman na siguro kung paano mag-apply. Or, tsaka meron din man instructions sa likod kung paano maglagay. I am confidently beautiful. Yes! So, kayo ha, magpa-check up kayo, girls. Sarili nyo rin yan. Comment kayo dyan sa baba. Sabihin nyo kung
okay na ba talaga yung face ko? Okay, kung okay na ba yan, comment lang kayo. Tapos tignan niyo yung mga videos ko dati. Sobrang ang laki ng improvement talaga. So, ayun lang. Thank you for watching. And see you again on my next video.